araw everyone! Yes, this is Nasal TV Vlog at kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi ka nakanotify sa aking video at syempre, i-click mo na rin yung bell button dyan, ha? Para maging masaya. Yay, yay, yay! Yes, mga kabarangay, pag-uusapan natin ang termination kasi marami ako natatanggap ng mga message sa aking messenger at dito rin sa aking mga video. May mga nagme-message na may termination din ba dyan sa Taiwan katulad sa Hong Kong at sa Singapore? Paano kung namatay na o wala na yung alaga ng isang caregiver at caretaker? Paano yun? Uuwi ka na lang ba nang wala sa oras? Alam mo mga kabarangay, feel na feel ko kayo lalo-lalo na sa mga first-timer dyan dahil syempre hindi pa nila alam at nangangapa sila. At kung ikaw na nga naman ay first-timer at susubok at syempre hindi naman lingid sa inyong kaalaman na malaki-laki din ang placement fee dito sa Taiwan, imaginein mo magpi-placement fee ka, magbabayad ka pa sa training center at kung etc. medical pa, pagdating mo dito tugi agad yung alaga mo, eh syempre, di ba? Paano na yun? Di ba? Uuwi ka na lang ba sa Pinas? Eh paano kung pinangutang mo pa yung placement fee mo? Eh paano mababayaran yun? Yes, mga kabarangay, lahat yan ay masasagot natin. At saka syempre, may mga nag-message pa sa akin na paano daw kung minsan kasi nangyayari na lalo kung caregiver at caretaker ka, hindi kayo nagkakasundo ng amo mo? Syempre, katulad sa Hong Kong, eh tiniterminate, napapauwi na lang ang OFW, di ba? So dito sa Taiwan, nilinawin natin kung paano o paano mangyayari ang mga termination at syempre eh talaga namang mawawala ang pag-aalinlangan nyo. Mga kabarangay, bago natin umpisahan to, lilinawin ko lang sa inyo kung ikaw na nanonood ngayon ay mag-a-apply ng factory, skip this video dahil hindi ito para sa'yo, dahil hindi ko alam kung ano ang regulasyon o kung paano sa factory worker. Pero kung ikaw ay mag-a-apply dito sa Taiwan, caregiver at caterer, yes, mag-tune in ka lang dito sa aking video at para sa'yo to, okay? So, wag na natin patagalin to. Let's start. Boom, boom, pak, pak na. Yes! So, yun na nga mga kabarangay. Unang tanong. Pisahan natin sa paano pagdating mo dito. Eh, medyo hindi kayo nagkasundo ng amo mo. Siyempre mga kabarangay, hindi yan mawawala, diba? Yung mga kapa-OFW natin at mga DH dyan at mga caregiver at caretaker dyan sa Taiwan at sa iba-ibang bahagi ng mundo, makaka-relate kayo doon. Hindi naman kasi lahat ng employer natin o magiging amo natin, eh kahit naman sa factory, kahit saan trabaho naman, ay may talagang, di natin maintindihan, diba? Yung parang lagi na lang naghahanap ng awa, yung lagi na lang bad mood. So syempre, ano, lalo-lalo na kung yung mga amo natin, 'di ba? Tapos sasabihin, palitan na 'to, 'di ba? Alam niyo mga kabarangay, at syempre mga kapwa-OFW, dati naranasan ko 'yan, yung ganyan doon sa unang amo ko. Pero nalagpasan ko 'yun, 'di ba? Hindi siya nagwagi. Ako ang nagwagi. Pero syempre, hindi kayo pauuwiin, mga kabarangay. Tanggalin nyo sa isip yan. Dito sa Taiwan, lilinawin ko, mga kabarangay, hindi ko lang alam sa Hong Kong at Singapore. Dito sa Taiwan, pag kayo nagkaroon ng problema sa inyong amo, at hindi kayo nagkakasundo, o di naman kaya hindi kayo pinapakain, ay nako mga kabarangay, hindi pwede dito sa Taiwan yan. Alam nyo mga kabarangay, masarap din magtrabaho dito sa Taiwan kasi ang government nila o ang policy dito sa Taiwan, eh, balance. Alam niyo yon, hindi lang yung amo mo ang may bibig, kundi ikaw din na ng isang OFW, eh pinakikinggan ka rin nila. At talaga naman chine-check nila kung anong lagay mo dito sa amo mo. Taon-taon mga kabarangay, may dumadalaw ditong labor. Mga nasa, yung mga official na mga labor ng Taiwan, pinupuntahan kayo dito at pinapasya lang kayo. Yung mga ahensya nila sa labor, sa mga labor na yan, eh pinupuntahan at nagtatanong sila, saan ka natutulog? Kumakain ka ba? Anong ginagawa mo? Nag-aalaga ka lang ba? Ganong ganto. Pagbawal na, kumbaga kasi kung sobra-sobra na yung trabaho mo, hindi rin pwede yon. Kaya masarap din talaga dito sa Taiwan. Taon-taon yon, every year yon, may pupunta dito para i-check ka kung anong lagay mo. So dun, sasabihin sa'yo kung ano yung mga bagong regulasyon, kung may dagdag sweldo ba, hindi ka lang sa broker mo aasa sa mga impormasyon, kundi may taga labor na pupunta sa'yo at sasabihin kung magkano na ba ang mga ganto, kung magkano ba ang ARC, kung may dagdag ba o may bawas ba ang sweldo mo, mga ganon. Yung mga importante impormasyon, mismo mga labor din ang pupunta. Every year yon mga kabarangay, pinupuntahan kayo dito at papasya lang at titignan ang lagay nyo. Tatanungin kayo, di ba? So, yun nga mga kabarangay, hindi kayo pauwi. Malay mo, hindi kayo nagkasundo ng amo mo, nagkabangayan kayo o di kaya ang baho ng ininga ng amo mo, di kayo nagkasundo. Joke. Hindi kayo nagkasundo ng amo mo. So, kung kaya niyang magpalit,
Diba? Kung kaya niya magpalit, ikaw rin, kaya mo rin magpalit. So maganda rin talaga, mga kabarangay, ang may broker. Kasi si broker din talaga ang maghahanap ng iyong trabaho, diba? Less stress na rin yun, diba? Kung hindi mo talaga maintindihan, talagang sobra yung amo mo, eh yun, magkakapalitan, hindi ka uuwi. Papalitan mo lang yung amo mo o di naman kaya yung magkakapilit lang ng employer, gano'n lang, ililipat ka lang sa iba ng iyong broker. So hindi ka uuwi, mga kabarangay, lalo kang may utang ka, lending, nauunawaan yun ng broker mo, hindi ka niyang pauwin, hahanapan ka ng trabaho niya. So, ganun yun, mga kabarangay, ha? So, lesson tayo doon, ha? O, sa pangalawa naman, ang sabi-sabi, eh, paano kung natsugi na ang alaga o sumakabilang dimension na ang alaga? It means, dead na, patay na. So, mga kabarangay, ganito yun. Sa ano naman, kapag naman nawala na yung alaga mo o di naman kaya sumakabilang buhay na, yun na nga yun, eh hindi ka naman agad-agad aalis doon sa amo mo. Tutulungan mo muna sila sa lahat-lahat, di ba? Pero susweldohan ka, may sweldo ka pa rin yun kahit patay ni alaga mo. Dahil tumutulong ka, di ba? Sumisweldo ka, di ba? Sumisweldo ka pa rin sa kanila. Pagkaalis mo doon sa bahay na yun, bibigay lahat sa inyong sweldo na yon, ha? Ganun yon. So, ganun yon. Hindi ka muna aalis, tutulong ka muna, pero may sweldo yon, hindi yon libre. Hello? Walang libre sa mundo. Pero syempre, hindi nga libre yon, so stay ka muna doon. Pero yung broker mo, naghahanap na yan, o meron na agad yung kontrata para sa'yo. Sa dami ba naman mga kabarangay na matatanda dito? Alam nyo ba mga kabarangay, nagkukulang nga ang Taiwan sa mga foreign worker na mag-aalaga na matatanda dito? So talagang baka talagang naka-available agad ang kontrata dito mga kabarangay. Kaya don't worry mga kabarangay kung kayo ay namatayan ng alaga o kaya eh kayong kayo nag-a-apply at nag-iisip kayo paano kung may ma-deadball agad yung alaga nyo, paano yon? Don't worry mga kabarangay, meron agad nakahain sa inyo ang inyong broker na panibagong kontrata. Ikaw ang magsasawa, ikaw ang magsasawang kapipirma ng kontrata mga kabarangay. Basta importante, magaling ka lang magtaigi at syempre magmandarin, ha? Para hindi rin mahirapan yung broker mo na hanapan ka. Kasi mga kabarangay, maganda rin kasi yon. Yung salitang hindi ka mananawa sa kontrata, kapag talagang magaling ka magmandarin, magdali ka magtaigi, syempre mabilis ka mahanapan ng amo, ng broker mo ng panibagong kontrata kasi alam niya na talagang bihasa ka na, mapagkakatiwalaan ka na. So, ganun yan. Pero don't worry sa mga hindi pa sanay. Siyempre, meron pa rin kontrata para sa inyo. Ganun lang yan, di ba? Slow-slow lang, masasanay din kayo sa mga salita dito. Importante kasi dito ang language, mga kabarangay. Dahil lalo-lalo na matatanda dito, hindi marunong silang mag-English, di ba? So, kailangan talaga yung basic. Pero kung hindi, huwag kayo mawala na pag-asa, ha? Kasi darating at darating na matututo rin kayo, okay? So, ganun nga mga kabarangay. Maghihintay ka lang na matapos lahat o mailibing yung alaga mo at saka kailipat ng iyong broker sa panibagong employer. Kasi dito sa Taiwan, ang policy dito, pag namatay ang alaga mo, meron kang 2 buwan, 60 days na pwede kang maghanap ng kontrata o ng trabaho, hindi ka pa uwi. Dito ka lang 60 days yun. Sa loob ng 60 days na yan, dapat may kontrata ka na, meron ka ng talagang malinaw na inaayos na kontrata. So, hindi ka na pa uwi nun. Diba, napakaganda. Dito mga kabarangay, uuwi ka lang kung talagang masama ang pakaramdam mo, yung health problem na, yun lang, mapapauwi ka lang talaga sa health problem. Kaya mga kabarangay, paulit-ulit sa mga OFW, hindi lang dito sa Taiwan, alagaan yung sarili nyo, di ba? Alagaan natin ang sarili natin, iwasan natin ang mga pagpupuyat kasi hindi tayo bata, ang pagpupuyat malakas, makabagsak ng katawan yan. So about sa termination mga kabarangay, hindi katulad sa Hong Kong o sa Singapore na nakikita ko o nare-research ko, eh talagang pag hindi sila nagustuhan ng amo na yung pinauuwi sila, o di naman kayo pag namatay ang kanilang alaga yung pinauuwi sila. So dito mga kabarangay, lilinawin ko, hindi ganun dito mga kabarangay. Hindi ka pauuwiin, hahanapan ka agad-agad ng kontrata na para sa'yo. Within 60 days, pumapatak na 2 buwan, kailangan meron ng kontrata o meron ka ng amo na inaayos ang kontrata. Yun nga, si broker nga ang tutulong para sa'yo doon. So, kalma-kalma lang mga kabarangay, hindi masasayang ang yung placement fee, hindi kayo uwi as long na kayo mismo ay healthy. At syempre, yung health nyo ay walang problema. Pero syempre, kahit maraming kontrata, maraming trabaho, kung yung health nyo naman, kalusugan nyo naman ang may problema, wala rin yun. So mga kabarangay,
talagang kailangan lang natin maging malakas at alagaan ang ating sarili para lalo tayong lumarga sa ating buhay. Yun na mga kabarangay, nasagot ko na ang inyong tanong. Walang termination na nagaganap na yung pauuwiin ka na inis lang sa'yo amo mo o namatay bigla yung alaga mo, eh pauuwiin ka. Hindi mga kabarangay. Dito pa lang hahanapan ka na at yes, hindi masasayang ang iyong placement fee dahil talagang hahanapan ka, ililipat-lipat ka lang ng amo mo. Ganon. At nga pa lang, bonus na mga kabarangay dito sa Taiwan, may bagong policy na. Siguro marami na nakakalam. Dati kasi, kapag 3 years mo, contract mo, 3 years contract at natapos mo na yon, finish contract mo na yon, eh exit ka na isang buwan o depende sa pag-uusap ng amo nyo kung iririnyo ka pa, eh 1 month ang bakasyon, di ba? Kailangan exit ka. Pero ngayon, mga kabarangay, matagal na to actually. Pero para sa hindi nakakaalam, very good news na to ha. Pag 3 years ka na, natapos mo na yung 3 years mo, pwedeng hindi ka na muna umexit kung ayaw mo umexit, kung ayaw mo umuwi ng Pilipinas. So, dito muna idiretso yung another 3 years mo. Diba? Pumirma ka na agad ng kontrata at syempre, yun, tuloy-tuloy. Pwedeng hindi ka na mag-exit. It means, para madali, hindi ka na mag-exit, dire-diretso mo na yung kontrata mo o gusto mo, umuwi ka muna, tsaka ka ulit bumalik. Ganon, mga kabarangay. Kasi dati, automatic, pag 3 years, automatic, exit. Kailangan ganon. Pero ngayon, hindi na mga kabarangay, gusto mo, dire-diretso mo na, di ba? Ang tagal nun, kasi dito sa Taiwan, until caregiver and caretaker, pwede magtrabaho dito, mga kabarangay, ng 14 years. Dati, mga kabarangay, and 9 years lang, hanggang 9 years lang ang mga OFW dito, at hindi na pwedeng bumalik. Pero ngayon, sa bagong, itong presidente na babae, dito sa Taiwan, eh nilabas niya, 14 years ang mga caregiver and caretaker. Sa mga factory worker, hindi ko alam mga kabarangay. Pero sa mga caregiver and caretaker, 14 years pwede kang magtrabaho dito sa Taiwan. After nun, hindi ka na pwede bumalik. Depende na lang kung magpapakasal ka. Gusto mo ba yun? Bala ka, pero ako yoko. Yun mga kabarangay, at thank you so much. Sana nakatulong tong video ko na to. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-like kung nagustuhan at kung nakatulong sa inyo mga kabarangay. At kung hindi naman, para balance ang mundo, mag-dislike ka. Walang masama, pre. Ha? At yes, kung ikaw na nanonood ngayon ay hindi ka pa nakasubscribe, huy! Huwag mong kalimutan, mag-subscribe ka at syempre i-click mo na yung bell button niya para hindi ka mahuli sa aking mga video at lagi ka naka-notify. Okay? This is Nasal TV Vlog. Bye-bye!